o ang Quad Committee na pinamunuan ni Congressman Ace Barbers ng Surigao del Norte, ah, dito ho sa mga investigasyon kay Harry Roque at iba pa. Pakinggan nyo itong report na ito at ito ho yung mga nangyayari. Sagutan ng mga paliwanag na magkabilang panig at kayo na mga nanonood at nakikinig, sino ating papaniwalaan dito? Ito ang sagot ni Quad Committee Overall Chair Representative Ace Barbers sa patutsada ng misis ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla Roque na inaabuso niya ang parliamentary immunity sa kasong libel. Gip ni Barbers, siya pa mismo ang nagbibigay ng direksyon at nagpapaalala sa mga kasamahang iwasan ang mga hindi naaayong pahayag sa pagdilig. Sa isang bagong post sa social media, ipinagtanggol din ni Attorney Harry Roque ang kanyang asawa na unang nagreklamo kung bakit tinuturo siya ni Barbers na incorporator umano ng diraid at pinasarang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sus Mariosep naman Ace, ang Senado, ang Kongreso ilang beses na inulit-ulit kung sino mga incorporators sa Marokko sa hearing. Wala ko doon ang pangalan ni Myla Roque. Wala kahit anong ebidensya na nagpapakita na naging incorporator ang misis ko. Sa hearing ka magpaliwanag. Ang aking involvement ng misis ko ay doon sa aming pamilyang korporasyon na nagmamayari ng bahay sa Baguio. Pero nilinaw ng Quadcom Chair, hindi naman idinawit si Ginang Roque na naging bahagi siya ng Lucky South 99 dahil ang mister lang niya ang posibleng umanong dawit dito. Lumutang lang anya ang pangalan ni Mrs. Roque sa Quadcom hearing dahil siya ang pumirma sa lease agreement sa wanted na Chinese IT expert na sangkot umano sa financial scam sa China. Published naman po yung red alert. Welta ni Attorney Roque. Interpol, wanted po yung Chino na yon para sa financial crimes sa China, hindi po dahil sa Pogo. Wala pong kahit anong ebidensya na yung taong yun ay may kinalaman sa Pogo. Ayon kay Mrs. Roque, nagpagamot siya sa Singapore pero hindi naman tinanggap ng Quadcom ang mga isinumiti niyang medical certificates at hospital records. Pakiusap naman ng kanyang mister. At sana itigil na itong pagsisinungaling. Paliwanag naman ni Barbers, lab results lang ang isinumite ni Mrs. Roque na hindi nakasaad kung ano ba talaga ang kanyang kondisyon. Itinanggi rin ni Barbers na dineklara niyang wasak ang pamilya ni Roque. Posible anyang naapektuhan o nasira ang reputasyon ni Attorney Roque nang aminin sa pagdinig ng kanyang assistant na may joint account sila na umabot ng 3 bilyong piso. Wow. Ayan. Meron pang isang porsyon dyan na may banta na si Harry Roque na babalikan daw niya at idadamay din daw ang mga pamilya. Wow! Idadamay ang pamilya ng Kongreso? Ano mga congressman? Eh alam mo, Harry Roque, huwag kang magmana kikibuloy. Sa social media maingay. Harapin mo kasi. Humarap ka na ron dati, di humarap ka na ulit. Eh ngayon, pati yung medical check-up ni Mrs. Mo, pinagdududahan na. Kasi hindi daw malinaw doon sa record. Kung ano bang talagang sakit at bakit kailangan sa Singapore. O, diba? Yan. So, ito ho ay kaugnay dun sa big para sa hindi kayo maligaw. Na-discovery ho kasi ng Quad Committee, dati, 125 lang, 125,000 lang ang asset o budget ng korporasyon o company ni Roque. Pero nung pumutok itong iso tungkol sa Pogo, naging 63 or 65 million. So napakaraming milyon, saan galing? Yan po yung pinag-uusapan. Kaya sinasabi ni Harry Roque, pinagbintahan daw ng mga property na maana niya, yan daw sa kanyang mga pamilya, sa Paranaque kung saan-saan. O diba? E ba't mo naman ibibenta yung property mo kung namaana mo at hindi mo naman kailangan ng pera? Diba? E hindi pa nga nahuhukay dyan sa committee hearing, yung ano eh. Yung kanyang 36.4 million o manong halaga ng odds na suporta kay Inday Sara Duterte ng tumakbong Vice President ng 2022. Naku, pag naho kayo, di mas matindi. Another million, saan galing? At ang pinakamasin, nasaktan talaga ang mga Roque dyan, at saka yung Mrs. Roque, dun sa pumutok na balita at pag-amin, hindi kontrolado ni, hindi na kontrol ni Harry Roque si A.R. De La Serna na umaming mayroong joint account. Alam mo, pag joint account, masyadong personal yan. Hindi ka makikipag-joint account sa isang staff mo lang o empleyado mo lang o kahit sino. Usually, ang joint account ay sa asawa. Bihira nga yun sa anak eh. Madalas sa asawa lang eh. Pero bakit ito? Executive assistant ng matagal ng panahon,
at laging kasama sa mga travel, masyadong malalim. Nagduda na. Anong relasyon? Bakit umabot ng milyon-milyon ang joint account ni Harry Roque at ni De La Serna? Ayan. Kaya ho, parang may mga personal na mga bagay. So, ang advice natin dito sa Mike Abby Opinions, please like lang po kayo. I-like po nito yung video ito. Harapin mo na lang, Roque. Kung ano yung mga pwedeng mangyari, ito na lang. Kinontent ka dahil hindi ka nagsumiti ng mga dokumento. Yung asawa mo ayaw din humarap. Kayamanan nyo at corporation nyo at tinatanong. Di ba? Ngayon, sinasabi mo, illegal na ang hearing. Aba, eh, mahirap yan. Malabo yan. In aid of legislation, ang Quadcom public hearing na paninindigan niya ni Congressman Barbers, Congressman Abante, Congressman Fernandez, Congressman Paduano, at saka yung senior deputy speaker na si Suarez at saka si Don Gonzales. Kasi sila yung inatakasan na mga siwa niya. Kaya tuloy-tuloy ang hearing na yan. Hindi po titigil ang mga yan. Matagal pa bago tumigil. Lalo na ho, pagkatapos ng budget deliberation, di ba, patapos na yung paghanatapos na yung budget, third and final reading, wala na silang magagawin kung hindi yan na lang. Bago mag-recess. At ang power ng Congress, kahit naka-recess, pwedeng ituloy ang hearing. Mas itutuloy nila dahil wala silang ginagawa. Pag wala pag naka-recess na, tuloy-tuloy yan. Marami pa nasasangkot. So, magpaliwanag. Hindi natin sinabing guilty dahil naman ay in aid of legislation. Hindi naman ang korte yan. So, harapin na lang ni Harry Roque at nung iba pa. Huwag kayong magtago. Harapin nyo para may pagtanggol nyo inyong sarili. At kung anong mga dokumento, ilabas nyo. Di ba? Pero kung dadaanin sa social media, nawawala si Harry Roque. Pinagahanap siya pero nakakapagsalita sa social media. So, nagagamit niya yung social media at kanyang ang account para sumagot. Pero hindi yung tamang lugar. Ang tamang lugar ay sa public hearing. Kung meron namang mga usapin tungkol sa legal issue, di dalhin sa korte. Pero, yung quad hearing, hindi yan kayang ipatigil kahit sino. Hindi yan pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Hindi pwedeng i-TRO yan ng korte. At hindi manghihimasok ang judicial body sa exclusive na karapatan at trabaho ng Philippine Congress, both upper and lower chamber. Ibig sabihin, trabaho in aid of legislation, oversight function ng Senado at Kongreso, hindi yan pakikialaman ng judicial body. Kasi alam nilang tama yun at karapatan nila. Trabaho yun. Ayan po yan. TTRO ang public hearing, malabo yun. Awa yan. Constitutional crisis yan.